So dito may nangingitlog na po dyan. Sa dito. Sa doon. So paisa-isa pa lang po dahil bago-bago pa lang. Sa Tongs TV, manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV, mag-subscribe na kayo at manood palagi. Yo, what's up mga Katongs TV? Maayong aga sa lahat at kumusta na po kayo mga katongs? So ngayong araw ay Linggo, mag-i-spray po ako ng kwan ngayon, ng pang insecticide sa talong. Tapos mamayang hapon, pag dumidilim, doon naman sa mga sile, ang i-spray ko po doon ay yung foliar fertilizer. So siguro mamayang hapon din lagyan ko ng apply ko ng pataba yung talong, kasi wala po si Greg ngayon eh, sinama ni Charles sa Bacolod, kaya kami tatlo lang po andito. Tapos Linggo po ngayon, wala yung mga gumagawa, wala yung nagdadamo, kaya wala rin po ako makakatulong na magpataba. So mamaya hapon na lang po, pagkatapos na sila bentong gawin yung mga gawain dito, kasi si Tisoy nagpapakain po sa maga ng mga layer yan, tapos nag-asikaso ng tubig. Ay si Bentong inasikaso po yung Rhode Island, nagpapalit ng tubig, naglalagay ng vitamins, then yung baboy nililinis at saka pinapakain nila. Tapos ayun, may inutos nga po pala ako dito, pinagagarsikaso ko po muna ipaikot ng poultry, at ako lang po mag-isa muna sa baba, then mag-spray po ako ng pang white fly malatayom. Kaya ganyan po, tinapainit ko muna. Mainam po kasi yung kanya, yung mainit na yung sikat ng araw. Kasi ganun po maganda sa mga white fly. Mamaya paliwanag ko po dun sa baba, pagbaba natin. Ani na nga po, pinakawalan si Vegas. Ayan, nag-ikot. So sinasanay na po namin tuwing maga, pinapakawalan po nila tisa pagka nililinis yung kulungan. Kanina ikot siya na ikot dito kasi, kaya pinakawalan na namin, hindi na nakakapasok dun yan sa mga poultry, kaya safe na yung ating mga alaga, kasi nilagyan po nga namin ng ang harang. May ikwan na po, pakita ko po sa inyo. Ayan mga katongs, mula dun sa dulo hanggang dun sa may bako dun sa bila, nakakuha na po ng net yan yung mga poultry natin, kaya nakapasok na lang po dyan kami. Then yung mga gumagawa rito, pero naka biosecurity naman po, at meron ng pang football. Ayan. Ay si Bentong nagpapakain po ng mga Rhode Island, tapos naglilinis ng tubig, anong inuminan. So yun na lang po yung pinaka entrance niya, yun na lang. At least, kasi nga po nun, nung nakakarang araw, pagka nag-deliver yung may nagpunta rito, nag-deliver ng mga gamit, eh syempre hindi may iwasan na makikikwan dun sa mga alaga manok, pisilip, titignan. Mahirap naman bawalin yung ganun. Tapos yung iba may darating dito, dire-diretso na lang, kaya nilagyan po muna namin ng nilagyan na namin ng kwan kong mga poultry, at least may bisita man dito na lang sa hubo.
So Linggo nga po ngayon, wala yung gumagawa rito, no? Kaya medyo tahimik ang farm ngayon. So mamaya pakita ko po sa inyo yung ating mga Rhode Island at yung ginawang kuha ng mga kulungan ng mga native at saka bibe doon sa dulo. So i-update ko rin po kayo sa mga baboy at saka mga layer natin. Pero bago yan, samahan nyo po muna ako dun sa baba, mag-i-spray ng mga talong. So yan po mga katong, pababa na tayo dito sa ating mga halaman. Yung diligin nga po pala, hindi natapos kahapon, ano? Kaya yun, nag-aabot-abot yung ating mga gawain talaga rito. Pero yun, sumariwa na naman yung ating mga sili nung nandilig kahapon, oh. Kahapon talaga na nalalanta. Ang bobombahan ko po dito sa talong, yung one, yung white flies. Kasi yung white fly, kahit na ganyang panahon, ay ganyang tirikang araw, nandiyan lang yan. Hindi ho kamukha ng ibang peste or insecticide na pagka sikat, tirik ng araw, eh, mga nagtatago. Mainam dito sa bomba, gamot na ibobomba ko, yung mabaho, yung malatayom. Kasi mabaho po yung pangkwan talaga, mga pangkuto. So ewan ko lang kung di mamatay talaga yung whitefly dito sa baho at saka sobrang init ng panahon. Tingnan yung mga katong. Diyan kayo ng sample, ano. Ayan. Pero nito, ayan yung whitefly. Ayan ang mga na lumilipad. Maliliit. Nandiyan lang po yan, yun. Nasa ilalim ng dahon. You know. Kaya, pwede yung bombahin to sa mainit na panahon. Ganyan ang oras. Siguradong mamamatay to. Lalo na sa gamot na ibobomba ko. Ang gagamitin ko nga po pala ay ito, malatayom. Malatayom 57 easy. So ang pinabibili ko po sa kay Kwan, sa kanila, yung litro. So wala daw silang makita, kaya ito ang nabinili nila, yung maliliit na bote. Yan. Siguro isang karga nito, isang bote. Tsaka yung kwan, haluan ko ng tri-guard. Marami na pong kwan, bunga. Nakakatuwa yung talong natin nito. Dahil na nilang nagtuloy, yung bulaklak po dati, mga nagtuloy na. Kaya yan, dahil ng bunga. So dito na lang po kukuha ng tubig sa pan ng asola. Yan, yung pinatubigan namin kahapon. Yan, no? Dadagdagan ko pa ng tubig yan pagka nagpatubig na lang kami. Alam niyo po mga katong, karaniwan sakit ng talong eh yung nalalanta yung talbos. Ang tawag nun eh, nakalimutan ko na eh. Pakitaan ko po yun ang sample. Ito. Kasi may mga uod na pumapasok po dyan, ano, sa loob mismo. Yan. Dyan kinakain nila yung nasa pinakaloob, yung ubod. Kahit po dyan sa puno,
pagka may maano po yan, may naninira. Ngayon, ito po, tinamaan na din po noon. May mga ilan akong nakita pero inagapan ko po. Ang inispray ko po rito yung Prebaton. Yung po talaga the best sa mga ganung uod, ano. Tapos sinalo ko nga po yung TriGuard. Ngayon na kuha naman na po, na awat na. So buhat nun, wala na akong nakikita, madalang na lang. So ganito. Dati ang kapal, kada puno may nalalantong talbos. So nagapan po namin, ano. At ngayon, ang pupuksain ko naman dito sa talong, itong mga white fly. Ito, tingnan niyo mga katongs. Yung white flies, nandito lang po 'yan, oh, sa ilalim ng dahon. 'Yan, oh. Kapal, ano. Ang gamit ko pong pang-spray, yung power spray. Paliliguan ko po talaga 'yan. Ayun, oh. So, sisimulan ko na nga po mga katongs. Nagamit po kasi ito sa paglilinis ng aso, kaya may sabon. Ginawa ko na nga pong karga nito, pan 60 ml, 25 liters naman po yung bomba nito, eh, kaya okay lang yun. Sasaluan ko po ng powder na TriGuard.
muna ito. So, apat na karga itong mga talong. So, tinitigma ko na nga ako. Mga pinapaliguan ko para sigurado, no? Okay mga katong, sa natapos ko na nga po. Yung talong lang po muna binomba ko, no. Dahil yung sili wala naman pong ganong white fly. So ito lang po talaga yung talong ang nakita ko ng makapal na white flies. So mamaya yung sili pa isprayan ko din yung, pero ibang gamot ang gamit dun. Yung foliar fertilizer at saka yung isang hinahalo dun na pang insecticide. So pakita ko po sa inyo mamaya. Makita nyo mga katong, so ang dami niyang nagiging bulaklak sa isang apat. Tapos ayan, oh, nagkuhan siya dito, nagsanga siya ng kuhan sa bulaklak. Tapos ayan, oh. maganda po. Pakita ko po sa inyo. Yun din po yung ini-spray namin sa sili. So akit po muna tayo rito.
ano, mga nagliliparan yung white flies. Mamaya baksak na yan. Sa init ba naman eh. Tsaka baho ng gamot. So sabi nga nung kan, hindi mawawala talaga yan ang gawa ng madaming puno rito. No? Mga kawayan. Diyan po mga nanggagaling yan. Baho ng gamot. Alright mga katongs, ito nga po palihan. Katatapos lang po namin kumain ng almusal. So update ko na po kayo dito sa ating breeding house kung saan eh, nandito yung ating mga Rhode Island ano. So ayan, ay hindi po Rhode Island yan. Kanyan yung tickle white na puti kung saan yan po yung lalaki na kwan. So sinusubukan namin palakihin kung gaano siya lalaki, kung ilang kilo at kung pwede namin magamit pang breed. So ito yung sinasabi kong Rhode Island natin yan. Ito nga po yung kan yung ginawa namin no. So ginawan ko na po sila ng itlogan. Yun po yung box na yun. Tatlong nest. Ang laman naman po dito, ilalaman namin dito talaga. 5 hen and 1 rooster na Rhode Island. So sa ngayon kasi dinivide ko muna sila sa 4 na hen, isang rooster. Ngayon pagka nagsilaki na po ito at kaya mangingitlog na, pwede na nating ilipat. So dito po muna tayo sa kabilang side ano. Eh kung saan nandito na po yung mga layer na nga po kasi nangingitlog na to ano. May ilan piraso na po kami napupulot. Tulad na eh mamaya pakita ko sa inyo may mga itlog na. At tulad nito, ayan. Lalaki ano. Tapos ginawan po namin ng ito yung hapunan nila. Kawayan no. Ayan. So dito may nangingitlog na po dyan. Tsaka dito. Tsaka doon. So paisa-isa pa lang po dahil bago-bago pa lang. At ayan po yung binibigay namin na tubig eh, may halong gamot po yan, vitamins, para syempre matibay sila sa sakit. Isa pa nga po, tinanggal ko po yung yero dito sa pagitan nila. Bali net na lang po ang nakaharang yan sa loob. Gawa po kasi ng kwan, napansin ko po kasi parang naiinitan sila. Kaya tinanggal ko muna yung yero sa pagitan. So pakita ko po sa inyo yung itlog. Ayan, linis ng araw po dito sa mga paikot ng ating breeding house. Gawa ng pinalinis ko kay Bentong ano. Dito may napupulot na nga din po sa kami dito. So tinatanggal na po namin. Nilalagay namin sa isang lalagyan. Ayun, may umitlog na. Kanina kinuha na ata ni Bentong yung itlog eh. Ayun o. Bali iniipon po namin sa isang lalagyanan yan. Ito po yung kwan, yung mga maliliit ano. Ito nasa 3 months na. Yan. Ito yung maliliit na binili ko na tigto 200. Kung saan eh talaga namang malalaki na. At ito yung unang sisiw namin. Yan, ito kasama. Tapos ito pa yung kasama ng binili namin na sinasabi kong halagang 20,000 ang nabili namin. Yan. Ito po yung sinabi kong pinagawa ko sa mga gumagawa ng kubo. Yung para sa mga native na manok at saka mga bibe. Para dito na po sila. No? Hindi na maano rito.
So, sa nangingitlog po kasi, biro niyo mga katong, yung dalawang inahin ko native, at saka na manok, at saka yung bibe, nangitlog po yung manok, tapos yung bibe, nangitlog na rin po yung dalawang dumalaga na bili ko. Pakita ko po sa inyo. Bali, kukulungan lang po namin ng one. Lalagyan lang po namin ng paikot pa, ng yero siguro, sa baba. Tapos lalagyan ko ng pugad, then hapunan ng mga manok, pugad ng bibe. Yan. Simple lang po, maliit lang. Ayan o. Tapos andito po yung one, yung bibe. Lumilimlim ano. Ayan po sila o. May alam niyo po mga katong, may kwan po dito, may itlog ng manok. Bali nung nangingitlog po yung manok, doon din po nangingitlog sa kwan, nahalo sa bibe. So ngayon nagliblim po yung bibe, kaya yung itlog ng manok na limliman na rin. So alam niyo ba mga katong, unang mapipisa ang itlog ng manok kaysa sa bibe. Yung itlog ng manok karaniwan po yan 18 days to 20 days lang mapipisa na. Yung bibe 28 to 30 days. Yan. Kaya wag po kayo magtaka kung may makikita po kayo dito na inahing bibe, ang akay mga sisiw na manok. Ay ngayon, malapit na rin uling mangitlog yung manok natin dahil nangitlog sila, hindi naman nila nalimlima, kaya ayun. Panibagong pangitluguli sila. So yeah, na-update ko na kayo dito sa ating mga Rhode Island. Talaga namang magaganda na yung ating mga Rhode Island ano. So ito, hindi ko po muna tinanggal. So ito pong yero dito, hindi ko po muna tinanggal. Gawa ng malilim naman po dito, malamig ano. Doon po kasi mainit, gawa ng katabi sa mga layer. Pagka lumaki na din po ito, lalagyan ko na ng itlogan to. Sa ngayon wala pa po mga itlogan to, yung malalaki pa lang po ang meron ano. Mamaya i-update ko po kayo sa mga layer kung ilan na yung iniitlog ng ating mga manok.